Hi guys, pag-usapan natin yung mga recipes na nakikita dito sa YouTube. Madami na akong na-try na recipes, pero yung iba, hindi ko siya nagustuhan. And parang iba yung binigay na recipe dun sa actual na pinapakita nila. So, kaya ako bumuo ng YouTube channel para i-share ko din sa inyo yung mga kaalaman ko. One na na-try ko is yung brownies. Sobrang dami kong na-try na recipe ng brownies. And then, sa isang group sa Facebook, ayun, may nag-share. Isa siyang chef. And, share niya yung recipe niya. So, ako naman, ginaya ko kaya lang sobrang natamisan ako. Hindi ko nababagitin kung sino yun. Natamisan ako. So, minodified ko siya. Ibig sabihin ng modified is, meron kang isang recipe. Babawasan mo ba yun or dadagdagan mo? So, kapag nakakahanap kayo ng recipe, huwag lang kayo mag-stick dun sa recipe na binigay. Parang pag-aralan nyo din siya or experiment nyo pa. Diba? Malay nyo, ma-improve nyo pa yung recipe. Katulad ng mga binibigay ko sa inyong recipe dito sa aking channel. Kunwari, hindi pasado sa panlasa nyo, pero okay yung texture niya. Mag-add kayo ng ibang ingredients. Diba? Huwag kayo makontento dun sa binibigay sa inyo or sa nalaman niyo na recipe. Mag-explore kayo, mag-experiment kayo. Kasi doon kayo matututo. At saka matatawag niyo na sa inyo na yung recipe na yun kapag may dinagdag kayo na isang recipe, isang ingredient lang yung idagdag niyo. Sa inyo na yung recipe na yun. Kasi hindi naman niyo malalaman ng iba. So yun, kapag nagkamali kayo, nag-failed kayo, huwag kayong matatakot ulit mag-try. Ganyan ako nung uno. Try ako ng try. Sabi ko, ano ba ito? Puro palpak naman yung mga nahanap kong recipe. Ang ginawa ko, pinagsama-sama ko yung mga recipe na yun. Hanggang sa nakabuo ako ng, yun nga yung bestseller namin, is yema cake. Kaya lang hindi ko siya pwede i-share sa inyo. Siguro pag naka 1 million subscribers or 1 million views na tayo sa isang man sa ating mga videos, pwede ko na siyang i-share sa inyo. So, ayun lang. Huwag kayong mawawala ng pag-asa kapag nag-bake kayo. Okay? Huwag kayong matakot mag-try. Sasagutin ko na po ngayon yung mga tanong nyo. Bakit matigas yung bread product na ginawa ko? So, ito yung mga unang dahilan. Una nyo muna i-check yung yeast nyo. Expired na ba yung yeast nyo? Kung expired na yan, itapon nyo na kasi hindi nyo na po yan magagamit. So, kahit na anong recipe na kailangan ng yeast, hindi na po yan pwede. Kaya, i-check nyo yun kung expired na ba yung yeast nyo. Hindi naman expired, pero matigas pa din yung pinalabasan ng inyong tinapay. Pwedeng sobrang lamig or sobrang init ng tubig na ginamit nyo. So, dapat, parang ano na siya, body temperature, maligam-gam lang. Yung tipong pag dinip nyo yung finger nyo, hindi kayo mapapasok. Okay, sinunod ko naman lahat ng process na sinabi mo. Pero bakit hindi maganda yung kinalabasan ng ano ko, ng tinapay ko? So, eto. Umabot po ba kayo sa window test pane? Hindi. Usually, it takes 15 to 25 minutes sa 1 kilo na flour. Okay? Kailangan umabot kayo dun. Kasi, iyan yung process na binigay ko, susundin nyo. Okay? Pinakita ko naman sa mga videos ko na kung paano yun or paano malalaman na umabot ka na ba dun. Usually, it takes nga 15 to 25 minutes sa 1 kilo na flour. Pero kung kunwari, dodobin nyo yung recipe, mas matagal yun na masahan. So, mas maganda din kung meron kayong stand mixer, pwede nyo yung gamitin. Pero, basahin nyo na lang din kasi meron namang stand mixer na konti lang yung kaya niya, diba? Baka naman kasi masira kapag, kunwari, hanggang 1 kilo lang yun, pero 2 kilos yung ginawa nyo. So, kung yung recipe calls for kneading, syempre, kailangan nyo sundin yun. Kasi meron talagang recipe naman na no-knead bread.
cake. So, kung yun yung gusto nyo, yun yung...